So, magandang araw sa inyo, guys. Today is November 16, 2017, Webes pa lang. In kahapon, pinost ko yung trade ko unshaded lahat. Itong na-trade ko yung bounce ng IDC, which nag-gain ako ng 200k. One day yan, as in yung execution and yung gain na to, one day nangyari. Kaya talagang achievement para sa akin. Of course, yung mga 6-digit, pag kumukota tayo, nakukuha natin yan in a matter of ilang days. Pero ito kasi kaya siya naging achievement for me. Within the day ko, in-execute and then nag-materialize siya na yun nga, umabot ng 200,000. And yung PSE niyan is kulay red. So, may natatawa rin kasi ako. Itong nakita kong pinost ni Rooting for Celeste, itong... Hindi ko alam kung saan niya nakukuha yung yung mga ganito, parang nagbabasa ng comics eh. Ingat daw bukas kasi baka daw buhusan ng ZFT. And then may nag-reply, organisadong grupo sila. Isang group magbebenta sa taas, isang group handang sumalo sa pinakababa at papataasin. Dahil may mga emoji pa siyang ginamit. So ngayon, i-discuss ko yung trade ko. Real talk tayo, real result, real trades. Papakita ko sa inyo at logic lang eh. Kasi ang laki ng volume yun eh. 114 million yata yung value turnover niyan kahapon. And paano kami yung, ibig sabihin parang mafia? Organisadong grupo ba na iniisip niya na kami yung naglalaro nung nung stock? Sobrang laki. Yaman naman namin. So, ito. Like nyo yung page ni Rooting for Celeste. Alam nyo ba ang tawag ko dyan? Celeste. Celeste yung ko dyan eh, ang pronounce ko. Tapos ngayon, nalaman ko nung na-meet ko na si Celeste, ano ko sa kanya, ano ba talaga yung basa dyan? Celeste daw. Celeste. Yung I pala doon, ganun lang. Cute lang siya. Silent. Rooting for Celeste. Alam nyo naman, hindi tayo mga social sa mga ganyan. Kaya, rooting for Celeste. Okay, diretso tayo sa IDC trade. Okay. So, ito kasi recorded to, no? Ito yung kahapon, recorded na video. So, medyo magulo kasi ito, yung mouse nito, syempre magkakaiba. Teka ha, baka maguluhan kayo. So, ito, post ko muna saglit. So, ito, chart ng Investa. And dito sa gilid, kasi sa isang monitor ko, ito yung board ng, ng IDC. So, as you can see, previews niya is 13 pesos and mag-open siya 12.80. Teka, magbukas tayo ng Investa. So ito yung available information natin yan during that day. So ayan, may pagpabakat na nagaganap. Medyo nung umaga na yan, sinusukat-sukat ko na kung ano yung plano, saan ang pasok natin dyan. So moving forward, magbubukas na yung market, no? Ayan, nakikita nyo 9.29 na. Ayan, yung mga orders natin nilalagay ko na. Okay, yan, dalawang port. So, dalawang port yung ginagamit ko. Yung ibang port ko, TF. Itong dalawang to kasi naka-free space. So, yan. Open na yung market. Nag-open yung IDC ng 1276. Negative 2% agad. So, micro gaming, naka-intraday. So, yan. Nakikiramdam si Koya. Ang weird pala pagka pinapanood mo yung yung ginagawa mo. Sige, forward ko na ha. So, ayan. Pansinin nyo itong board. Ito, yung board dito sa... Yun! Breakdown. So, you can see, breakdown. Yan yung inaabangan natin. Negative 3% na siya. Tinulak sa 70. Yan. Negative 4% nung nasa 1250. So, ayan. Malapit na ma-hit yung bid ko sa 1250. Yeah. Yun, na-hit ang bid. Doon yung time na yun, na-hit yung bid ko. And yan, nagkakaroon tayo ng sellers dito. Ang gagawin ko dyan, kakainin ko yan. Yan o, bang! Boom! So, number one port. And to, number two port. Juggle. Bang! Yan o, yan. Ako yung bumili noon. Nakita nyo? O, post ko lang saglit. So, kung mapapansin nyo, baka yun, sinasabi, organisadong grupo.
wala man nagpa-pop up na chat or whatever dyan sa ano, may tumatawag. Kasi isipin mo, sobrang bilis lang mga pangyayari na ano, play ko na. Sobrang bilis niyang mga pangyayari na yan. O paano naman mangyayari? Wala akong pad, o hindi ako naglalagay ng pad. Ako lang yung sumasagasa. Ang bilis niyan eh. Kung titingnan, ayun, kinain na yung bid, kinain na. And ang liit ng board. Kung bibili ka ng malaking volume, didiretsuhin mo hanggang 13. Kita? Diba? Liit ng board, oh. So, kung malaki yung hawak mo, kung organisadong grupo kami, and marami kaming ano, maraming pera na kailangan namin ibili dito sa baba, paano namin gagawin yun? Eh, sobrang liit ng board, oh. Hindi siya ganun ka-liquid. Yan na. Ayan, pause ko saglit. Maganda yung chart na yun, eh. Ayan, oh. Baka itong support na to, ayan, oh. Linya. Yan. Hindi nga umabot dun sa ano, eh. Dito kasi yung buying ko dapat, yung line eh, malayo. Hindi inabot. Yan. Nagkakaroon na ng mga buyers. So, yan na. Pinad na yung 1260. Eh, ang gaan-gaan itong selling side. Kita, ang gaan, oh. Walang harang. Wala kang makakain ng ano dyan. Walang shares. Eh, ilan pala yung nabibili ko? Half pa lang. Half pa lang yung ano, eh, ng tranche na gusto kong bilhin yung nakuha ko. Look at this. Ano pa lang? Half million pa lang to. Umangat na. Ayan, nag 13.06 na. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon dito ng buyers ngayon. Nakapila na yung mga shares nila. Pero, wala naman silang babanggaan. Eh, kung ibabuy up mo yan, kailangan mo ng ano, 100,000 shares. Ikaw yung magbabuy up dyan. So, yan. Ito yung tinatawag ko na autopilot, yung term ko. Na yung market na lang magde-decide, siya na yung bahala magtulak. Yan, tinulak na siya. Eh, hindi pa diba na-fulfill yung ano, kalahati ng tranche na gusto ko, half million pa lang. Yan, tingnan nyo, half million. Pati dun sa isang port, this one, ito yung isang port, yan. Ganun din, half million pa lang yung pumapasok dun sa ano, dalawang port. So, hahanap ulit ako ng ano, ng entry para maipasok ko yung kalahati pa. So, kung makikita nyo, ano, kung makikita nyo, pinoposhop ko na, ipopost ko na dun sa ano, sa MG, sa page ng Moneygrowers. Kaya kung makikita nyo rin dito sa kabila, na ayan, 100,000 na pinila dito sa bid side. And ito kasi autopilot trade na nga siya, so may time na ako para gumawa ng content naman para dun sa Moneygrowers. So most of the time ganyan ang iniisip ng iba, tutok ka talaga sa trade. So ako, once kasi na makapture ko yung trade, magmaterialize yung bias, medyo ano muna, hayaan ko lang yung market mag-decide. Eh pag nahit yung cut ko, edi ano, magre-react ako dun. Pero kung autopilot yung trade ko na ganyan, pwede akong gumawa ng ibang bagay na ano, na importante. So kung titignan nyo, 9:40 pa lang, that means 10 minutes pa lang after ng open, tinira na agad siya from negative 5% ba, tapos naging positive ano na agad, 4%. Imagine that, ODR. Sobrang bilis ng ano, ng ginawa. So yan, 9:50 AM, and tinitingnan ko saan ako mag-e-entry. Yan, naglagay na ulit ng mga order. And problema pag tinignan nyo sa ano yan, tinignan nyo tong mga orders ko, ano, hindi talaga siya na-hit. Sobrang barat ng bid ko masyado, hindi na-hit. So forward natin, maghahabol kasi ako ng mga orders nyan. So yan, nag-entertain ng mga tao. So ito yung ODR, which is premium nga. Ano yan, ha? Yung setup natin na yan kasi nag-open tayo ng slot for that na ma-avail ng mga tao, but unfortunately hindi na siya open ngayon. So yung ODR na to kasi, setup na ginawa ko, hindi ito na ituro sa amin. This is a result of my 2 years of experiment. Ngayon kasi sa market na to, sobrang dami ng ano, eh, ng bounce play na pwede mo talagang laruin, and nagkakaroon talaga ng reaction tong ODR. Nagkakaroon na nagmamaterialize yung ODR. So, ang sarap niyang gamitin ngayon. But, ang dami kong failures din dito.
nagsimula tong experiment ko talaga. Tama, this year yun na yung ALCO trade. Alam ko, dun ko na sinimula na i-develop talaga yung ano, yung use nito. And yun nga, sa quarter na to, sobrang dami, puro almost bounce yung lahat ng kita ko. So, yeah, that's ODR. And yung mga ZFT rin na nagtatanong, oh, imagine that, no? Kung organisadong grupo kami, dapat lahat yung setup na to, alam din ng lahat. So, siguro may iba-iba kaming approach. Kasi kung gagamitin ng, kunyari, ang pera ko lang naman kasi hindi naman ganun kalaki eh. So, nakita niya sa trade na to is less than 2 million lang naman yung pinasok ko sa trade. So, if ever meron kang 10 million na gusto mo ipasok sa ODR, malamang iba yung approach mo rin yan eh. Kasi hindi mo, kagaya nito, di ba? Yung explain ko kanina yung board, hindi mo naman makukuha yung ano eh, yung laro na ganun-ganun lang. Kaya iba-iba yan. Depende sa profile mo, gano'ng kalaki yung port mo, something like that. So, ito na ang simula. 2 PM. Ito, nagsimula na ulit akong umupo dahil sa trade na to, dahil hindi ko pa rin nakukuha yung full allocation ng ano, IDC. Yan, 219. Hindi ko pa rin nakukuha. Sobrang daya, cancel. Sobrang dami kong cancel. Hindi na-hit, hindi na ako kompleto yung hit. So, nakikita nyo, ang nipes naman ng buying dito. And meron tayong pwedeng banggain na share dito, 50,000 worth. Alam ko kasi itong part na to, inis na inis ako kasi hindi nga makuha-kuha yung order ko. Babaratin ko, tapos hindi masasalo. Pag tinulak ko naman, may nakauna na sa akin. Half lang yung mafe-feel. Bad trip eh. So yan, nakikita nyo, undecided kung saan ako pipila. Yan, ako yun. 1410, that's me. Ang problema niyan, yan, makikita naman natin sa board. May mga kakain ito. Hindi nahihit yung ano, hindi nahihit yung mga orders ko. Oh, makita nyo. Kinain na. Tapos ano, wala to. Nadagdagan ngayon dito, hindi maabot yung order ko agad. So yan na, magsisimula na ang aking ano, plan B. Switch to plan B. Tignan nyo mabuti ha. Yan, 1428. Diba may nakapila pang 1428. Naunahan ako. Binangga yung third. So, naiwan na naman ako. Ayan na, ito na yung gagawin natin. So, dahil nga ganun ang ginagawa sa akin, ako na yung bibili. Ayan, nagkaroon na ng 1430. Ang high of that day, ang high, so breakout point is 1440. 10 ticks away na lang tayo from this ano breakout point. Okay? So, ang iniisip ko kasi nyan, ito na yung buy before breakout ko. Intraday breakout. Ito yung before. Yan. So, kailangan lang ang mindsetting ko kasi isipin mo rin yung iniisip ng iba. Of course, lahat nag-aabang dyan. Kahit gano'ng kalaki ito, matutunaw yan pag nag-breakout to. Momentum na yan. So, of course, bibili tayo. Yan. Ang dami pang time, di ba? Nagko-consol pa siya during that time. 2:30 na, ha? 2:30. Meron pang consolidation dito sa ano na to, area. Ngunit, ito na. Ako na yung bibili dyan. Ayun, that's me. Yan, ako na yung bumili. Kasi hindi nga ako makasalo ng ano, ng mga tranche na naiiwan sa akin. Hindi ako makakuha ng shares. So, yan. May nagtapal. Ayun na, tinulak na. Diba? Tinulak na, guys. Ayun na yung breakout to. Ngayon, nag-cancel order to. Malamang naiwan din kasi siya. Yan, oh. Ubos. Nakita nyo? Natunaw yung 1450. Yan sinasabi ko. Kaya para may foresight ka na ngayon, iniisip mo ano ba yung pwede nilang gawin. Lagi ka may plano. Yan, 84,000 na yung gain. And so yan, dire-diretso yung tulak. Forward. So yan, alas stress na. And nasa 15 na impression ni IDC. And yan o, nakita nyo, sobrang bilis, diba? Natunaw. Tunaw yung resistance. Lakas talaga ng momentum. GG. So yan, may naganap na ano, may Photoshop na naganap. Yan. So ito yung ano, tawag dito. Ito yung pinost ko, di ba? Yan. Nag-end yung day na yon sa IDC, nag-close sa 15 and yung high niya is 1526. So here comes the selling. Again, ayan ah, 200 magkano yan? Ang total niyan, hindi pa ako nagsisell eh.
Ang total niyan is 200, basta 200 plus thousand, 223,000.